But, no mom, hindi ko siya pakakasalan. At wala akong balak na magpakasal sa kanya. Halos mag-echo sa buong salas ang boses na yon ni Simon. Matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang mga magulang. Kaya pala maaga siyang pinatawag ng mga ito. Kanina pa lang ay talagang kinakabahan na siya. Of course, lima silang magkakapatid dito sa mansyon. Pero siya lang ang pinatawag. Alam kong yan ang magiging sagot mo, Simon. Pero wala ka nang magagawa pa para tumanggi. Nahihirapan na akong makipag-deal sa mga babaeng pinapaiyak mo. Hindi ka ba naawa? Babae din ako. What if ako naman ang sakta ng daddy mo? Anong mararamdaman mo? Eh bakit naman pati ako nadamay dyan? Alam mo namang never kitang sinaktan. Anang kanyang ama na kumakamot pa sa ulo. Bilyonaryo at seryoso sa harap ng maraming tao. Pero kapag ang kanyang ina na ang katapat, daig pa nito ang maamong tupa. At ang samahang iyon ang pinakanagustuhan niya sa kanyang mga magulang. Lumaki silang magkakapatid na hindi man lang naririnig o nakikita ang mga itong nag-aaway. Tumigil ka nga, Crisostomo. Kaya womanizer yung anak mo dahil nagmana sa'yo. Inirapan ito ng kanyang ina. Lihim naman siyang napangiti. Well, at least, biglang naiba ang usapan. Dati yun, kabataan days. So I'm sure, nagbago na rin sila. Right, Simon? Kaagad siyang napatango sa tinura ng kanyang ama. Daddy's right, ma. Saka ine-enjoy ko lang ang pagiging binata ko, ma'am. At kasama na doon ang pananakit mo ng mga babae? Taas kilay na putol nito sa sinasabi niya. Bigla naman siyang natigilan. Alam naman niya ang mali yun. Pero may kasalanan din naman ang mga babaeng tinutukoy nito. Usapan kasi nila, one night stand lang. Ang kaso, makukulit sila. Pilit na naghahabol. Yun pa naman ang pinakaayaw niyang ugali ng isang babae. Well, kahit naman playboy siya, meron pa rin siyang ideal girl. At yun ay hindi easy to get na babae. Mas lalong pinakaayaw niya ng desperada. Mom naman, please, I'll do everything. Just please, huwag mo lang akong ipakasal sa babaeng yun. Kulang na lang talaga ay lumuhod pa siya sa harap ng kanyang mommy. Kapag kasi ina na nila ang nagdesisyon ay wala na talaga siyang magagawa pa. At ang tinutukoy nitong pakakasalan niya, walang iba kundi si Shaira, ang huling babaeng naka one night stand niya. Ang babaeng yun ay never niyang mamahalin. Meron ka pa namang magagawa, Simon. Nagliwanag bigla ang mukha niya nang muling sumingit ang kanyang ama. Sa loob ng isang linggo, kailangan may babae ka nang maiharap sa amin. What? Kaagad din siyang nang lumo. Ang akala pa naman niya, ligtas na siya. Ganun pa rin naman pala. Tapos na ang usapan. Magdadala ka dito ng babae o magpapakasal ka kay Shaira. May limang araw ka pa para mag-isip. Yun lang at tumayo na ang kanyang ina. Hinalikan muna siya nito sa pisngi bago nagpaalam. Laglag naman ang balikat na bumalik siya sa kanyang silid. Hindi niya akalaing mangyayari ang bagay na ito sa kanya. Sa bagay, siya lang naman talaga sa kanilang magkakapatid ang pinaka-binansagang womanizer. Gabi-gabi kasi ay iba't iba ang naiikama niya. Hindi niya nga kailangang magbayad dahil ang mga ito na mismo ang lalapit para lang magmakaawang halikan niya. Anong gagawin ko ngayon? Ayoko pang ikasal. Keep the change, Manong. Masiglang wika ni Chirene nang iabot niya sa tricycle driver ang bayad. Kagagaling niya lang sa trabaho. Maaga siyang nakauwi ngayon dahil marami na siyang mga kasama sa pinapasukan niyang hotel bilang housekeeping. Mahirap at sadyang nakakapagod ang trabaho niya pero wala naman siyang reklamo. Ang mahalaga sa kanya ay kumikita siya at nakakatulong siya sa pamilya niya. Salamat, Chirene, ha? Napakabuti mo talagang bata. Masaya namang tugon ng driver bago ito umalis. Excited siya ngayong umuwi. Siyempre, may tutuloy niya na ang nobelang isinusulat niya. Ilang araw din iyong natambak dahil nang sobrang busy siya sa trabaho. At saka masaya din siya kasi sa wakas ay natagpuan na ng kaibigan niyang si Luna ang lalaking makakasama nito habang buhay. Minsan talaga tuloy ay napapadasal na din siya na sana ay dumating na rin ang tamang lalaki para sa kanya. Yung mga naging nobyo niya kasi ay panay palpak. Siguro kasi
hindi niya maibigay ang isang bagay na gustong gusto ng mga ito. At asa pa naman ng mga ito na ibibigay niya yun para lang iyon sa magiging asawa niya. Nandito na ako! Masiglang wika niya na siyang ikinalingon sa kanya ng nanay at kuya niya. Ang ngiti niya ay kaagad na nabura nang makitang umiiyak ang kanyang ina. Nay? Ano pong nangyari sa inyo? Nag-aalalang nilapitan niya ito at niyakap. Umiiyak naman na isinubsob ng ginang ang mukha nito sa balikat niya. Kuya, anong meron? Nang hindi sumasagot ang kanyang ina ay ang kuya naman niya ang kanyang binalingan. Mapula na rin ang mga mata nito, sinyales na kagagaling lang din sa pag-iyak. Chay, patawarin mo ako. Binundol siya ng kaba nang marinig ang basag nitong boses. Kumala siya sa ina kapag kuway nilapitan ng lalaki. Anong patawarin? Ano bang nangyayari? Tanungin mo yung kuya mo! Katakawan sa pagsusugal na talo. Pati bahay natin isinanla. May isang buwan lang daw tayo para matubos. At kung hindi, papaalisin na tayo dito. Ano? Pakiramdam niya ay nabingi siya sa kanyang narinig. Hindi naman siya magawang tingnan ng kanyang kuya. Kuya naman! Alam mong ito na lang ang alaalang iniwan sa atin ni tatay. Matinding pagpipigil ang ginawa niya para lang hindi ito masabihan ng masasakit na salita. Patawarin mo ako, Chay. Natukso ako eh. Hindi ko naman nakalayang matatalo ako ng ganun. At alam mo ba kung ano pang mas matindi sa ginawa niyan? Bumaling ulit ang tingin niya sa kanyang ina. Ngayon ay mas lalo lang lumakas ang pag-iyak nito. Umutang lang naman siya ng 1,000,000. E saan tayo kukuha ng ganun kalaking halaga? Mariing naihilamos ang sariling palad sa kanyang muka. Hindi makapaniwalang nilingon niya ang kanyang kuya at kahit umiiyak man sila ng dugo ngayon, ay wala pa ring magbabago sa nangyari. Baon na rin sila sa utang ngayon. Gagawa naman ako ng paraan ay para makapagbayad tayo. Ang kanyang kuya bago ito umalis. Tingnan mo yung ugali ng kuya mo. Siya na nga ang nakagawa ng kasalanan, siya pa ang galit. Palatak ng kanyang ina. Nilapitan niya naman ito at pinakalma. Mahirap na at baka atakihin pa ng hika. Hayaan niyo na po, Nay. Gagawa ko ng paraan para hindi tayo mapaalis dito sa bahay. Wika niya. Kahit ang totoo ay hindi niya alam kung paano at saan kukuha ng malaking pera sa loob ng 1 buwan. Isipin niya palang iyon ay parang binibiyak na talaga ang ulo niya. Chayrin, break time na! Kain na muna tayo! Aya sa kanya ni Melay, kaibigan at katrabaho niya. Sige lang, mauna na kayo. Busog pa ako eh. Pagsisinungaling niya dahil ang totoo niya na ilang araw niya na ring tinitipid ang sarili. Ang ipambibili niya ng merienda ay ihuhulog niya na lang sa alkansya. Ilang gabi na rin siyang puyat sa kasusulat ng nobela. Sige, mauna na ako ha. Sunod ka na lang. Nag-wave pa ito sa kanya bago siya tuluyang iniwanan. Napabuga na lang siya ng hangin ang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Ang totoo niya ay sobrang gutom na rin siya. Tinanghali na kasi ng gising kanina kaya hindi na siya nakapag-almusal. May baon naman siyang pagkain kaso'y nakalaan na iyon para sa kanyang tanghalian mamaya. At bago pa siya tuluyang maingit sa kaibigan ay muli niya na lang pinagpatuloy ang ginagawa. Samantalang stress na din si Simon sa paghahagilap ng babaeng pwedeng magpanggap na girlfriend niya. Nag-aalala kasi siya na baka yung mahanap niyang babae na pwedeng magpanggap na maging nobya ay maging demanding at umasa pa na magkatotoo ang pagpapanggap nila. Ayaw niya yung mangyari. Kaya kahit na marami siyang pagpipilian, ay wala pa rin siyang balak na kunin ang mga ito. Bakit ba naman kasi hindi na lang yung inirereto ko sa'yo eh? Maganda naman yun ah. At saka bro, huwag ka nang choosy pa dyan. 2 araw na lang natitirang palugit sa'yo. Ang boses ni Samuel sa kabilang linya ang nakapagbalik sa kanyang sarili. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, nakalimutan niya nang may kausap nga pala siya. Hindi ko siya type. Mahalaga pa ba naman yun? O sige, bahala ka. Magpakasal ka na lang kay Shaira. Hell no! Hindi ko pakakasalan ng babaeng yun. Di bali na. May 2 araw pa naman ako. Sige na, may gagawin pa ako.
Hindi niya na ito hinintay pang makasagot at kaagad niya nang in-off ang cellphone. Papunta siya ngayon sa hotel na siya mismo ang nagmamay-ari. Ilang araw niya na kasi itong hindi nabibisita at sobrang busy niya sa paghahanap ng babaeng magpapanggap na girlfriend. Good morning, sir! Tipid na tangulang ang sagot niya sa mga employee na bumabati sa kanya. Napangiti siya nang sa wakas ay bumukas na ang elevator. Pero kaagad din iyong napawi nang mapatingin sa direksyon ng isang babae. Busy ito sa pagmamop ng sahig pero halatang matamlay ito. Nakumpirma niya pa iyon nang mag-angat ito ng mukha at mapatingin sa kanya. Good morning po, sir. Pilit ang ngiting bati nito sa kanya. Hindi niya naman nagawang tugunin dahil sa nakafocus siya sa namumutla nitong mukha. Ang babaeng ito ay kaibigan ng asawa ng dalawa niyang kuya at ngayon niya lang ito muling nakita. Hindi niya rin mawari kung bakit bigla na lang tumibok ng mabilis ang puso niya. Are you okay? Hindi niya napigilang itanong. Pero hindi na nito nagawa pang tumugon dahil bigla na lang itong natumba. Mabuti na lang at maagap siya kaya nasalo niya ito sa mga bisig niya. Shit! Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Tumawag siya ng mga gwardya. Binuhat niya ito at dinala sa klinik. Hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan at gulat sa mga mata ng mga taong nakakasalubong niya. Ang mahalaga sa kanya ay kaagad na madala sa klinik ang dalaga. Nagising si Chirene sa hindi pamilyar na si Lid. Nang libutin niya ng tingin ang paligid ay sa kanya lang na-realize na nasa klinik siya ng hotel. Anong ginagawa ko dito? Tanong niya sa sarili. Pagkuway mariing pumikit at pilit na inalala ang nangyari kanina. Nasa ganun siyang ayos nang dumating na si Simon. Natigilan pa ito nang makita ang itsura niya. Isang tikhim ang muling nakapagpamulat sa kanya. Napasingha pa siya nang makita sa harap niya ang big boss nila. Of course, sino bang hindi nakakakilala sa isang Simon Montesilio? Gwapo, magandang katawan at may magandang pares ng mga mata. Hindi niya tuloy maiwasang huwag itong pagmasdan. Nakatayo ito sa gilid ng kamang hinihigaan niya. Animo ito ay isang hari at shy alipin na kailangang lumuhod sa harapan nito. Nang hagudin niya ng tingin ang seryoso nitong mukha, ay bigla na lang siyang napalunok. Bakit ba naman kasi may gwapong nilalang sa harapan niya? At ang labi nito, tila inaakit siya na halikan ito. Tapos ka na bang titigan ako? Po? Bigla ay gusto niyang batukan ng sarili. Bakit kasi siya nauutal? Wala. He chuckled. Dahil para mag-init ang mukha niya, pati kasi boses nito, ang gwapo rin. Mukha namang okay ka na, kaya mamaya din makakalabas ka na. Humakbang ito palapit sa maliit na lamesa at pinatong doon ang supot ng mga pagkain. Nagdala nga pala ako ng prutas at pagkain mo. Ubusin mo to ha. Magpakabusog ka. Thank you po sir. Pero hindi naman na po kailangan. Nagbibiro ka ba? You need this. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Putol nito sa sasabihin niya. Hindi niya tuloy maiwasang huwag mapalunok ng sariling laway dahil sa matiim nitong mga tingin. Tila ba binabasa nito ang nasa isip niya? Hinimatay ka lang naman dahil sa sobrang gutom at puyat. Bakit kasi nagpupuyat ka pa? Sa pagkakaalam ko, 7 to 4pm ang trabaho mo. Hindi kaagad siya nakasagot sa tanong nito. Bukod kasi sa nahihiya siya, nagtataka rin siya kung bakit may nahihimigan siyang pag-aalala sa boses nito. Kainin mo to lahat ha. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung sakitin. Lalo na tagtatrabaho sa hotel ko. Baka mamaya isipin pa ng mga guests ko na pinababayaan ko ang mga employees ko. Sorry po sir ha. Tanging yun na lang ang nais sa tinig niya. Hindi niya kasi talaga alam kung ano bang dapat na sabihin. Sobra siyang nahihiya ngayon sa big boss niya. Nag-aalala siyang baka makarating pa ito sa manager nila. Malalagot siya. Ang malala pa doon, baka masipag pa siya sa trabaho. Sir, hindi na po mauulit. Good. Hintayin mo na lang yung sasabihin ng nurse sa'yo. Pagkatapos, pwede ka nang umuwi. Pinal na saad nito bago siya tuluyang tinalikuran. Pero sir, may trabaho pa po ako. Tura niya na ikinatigil nito.
Sinabi ko na sa manager nyo na need mo nang umuwi pagkapahinga. That's my order. At iyon ang kailangan mong sundin. Sige sir. Salamat po. Nakangiting wika niya. Tanging tangulang ang isinagot nito bago tuluyang lumabas ng clinic. Hey Shireen! Kamusta? Yun agad ang bungad ng mga kaibigan niya nang sagutin ang video call ng mga ito. Halatang nasa meeting place nila ang mga ito, magkakasama kasi ang mga ito. Bigla tuloy ay nakaramdam siya ng lungkot. Paano ba naman kasi, ilang araw na siyang hindi nakakasama sa mga kaibigan. Ayos lang ako, busy lang talaga. Tipid ang ngiting tugon niya. Busy? Sa trabaho? Nagpapayaman ka na talaga ha? Nakangusong singit ni Via. Baka naman may problema ka. Si Mia na nakataas pa ang kilay sa kanya. Wala, may pinag-iipunan lang talaga ako. Lihim niyang kinagat ang kanyang lower lip. Hindi niya na kasi mabilang kung ilang beses na ba siyang nagsinungaling ngayong araw. Wala kasi siyang balak sabihin sa mga ito ang pinagdadaanan niya ngayon. Oo nga at kaibigan niyang mga ito pero hindi ibig sabihin nun ay idadamay niyang mga ito sa problema niya. Alam niyang may pinoproblema din ang mga ito. At isa pa, nakakahiya. Alam niyang kapag nalaman ng mga itong problema niya, hindi magdadalawang isip ang mga ito na abutan siya ng pera. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Makulit ang mga to kaya siguradong magtatampo ang mga yon kapag hindi niya tinanggap ang perang ibibigay ng mga ito. Pero kung hindi ka na busy, bumisita ka naman dito. Miss ka na namin. Singit ni Luna. Tipid na lang siyang tumango bago nagpaalam sa mga ito. Naalala niyang kailangan niya nga palang makausap ang big boss niya. Kapatid kasi nito ang asawa ng dalawa niyang kaibigan kaya kailangan niya itong sabihan na huwag nang ikukwento kahit kanino ang nangyari kanina. Hindi makapaniwalang ibinagsak ni Simon ang white folder na naglalaman ng mga detalye tungkol sa buhay ni Shireen. Pinaiimbestigahan niya kasi ito at hindi niya alam kung bakit. Basta merong side niya ang gustong malaman ng buhay nito. Sigurado ka ba dito? Paninigurado niyang tanong sa isang private investigator na inutusan niya. Yes sir, nalulong sa sugal ang kanyang kuya kaya nagkautang-utang sila ng malaking halaga. Maging ang bahay nila na isanla. Meron nang silang isang buwan para daw magbayad. At kung hindi ay makukulong ang kanyang kuya. And mapapalayas din sila sa bahay nila. Hindi siya halos makapaniwala sa narinig. So kaya pala nagpapagutom ang babaeng yun dahil nagtitipid? Unbelievable. Mariin siyang napailing. Matapos makapagbayad at makapagpasalamat ay pinaalis din niya ang private investigator. Talagang nag-aksaya ka ng pera para lamang malaman ang background niyang si Shireen ah. Bungad ni Samuel na hindi niya namalayang kanina pa pala nakapasok sa opisina niya at nakikinig sa pag-uusap nila ng kanina ay private investigator na kausap niya. Kahit ako, hindi ako makapaniwala. Siguro, likas lang talaga sa ating mga Montesilio ang maalalahanin sa kapwa. Naiiling na tugon niya dito. Oh, so anong balak mo? Tutulungan mo siya? Muling tanong nito. Diretso itong nagtungo sa sofa at pasalampak na naupo doon. Maybe. But hindi rin naman tayo tutulong ng walang kapalit, di ba? Pilyong turan niya. Kasunod nun ang paglabas ng nakakalokong ngisi sa labi niya. Hey! Don't tell me! Yup, Samuel. Kaibigan siya ng asawa ni na Kuya Las kaya siguradong mapapaniwala ko si na daddy na nobya ko siya. I can't believe you. Lumayo ka naman. Talaga bang lahat kayo aasawahin ng magkakaibigan na yun? Naiiling at hindi makapaniwalang wika nito. Gago. Magpapanggap lang naman. Tsaka bakit ba ako lalayo? Doon ako sa siguradong maniniwala si na daddy. Whatever. Bahala ka nga. Sana lang ay pumayag ang babaeng yun. Tingin ko ay hindi naman siya easy to get. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi easy to get? Pwes, sisiguraduhin niyang mapapapayag niya agad ito. Kuya, anong nangyari sa'yo? Shireen. Gulat na napalingon sa gawi niya ang lalaki. Kalalabas niya lang sa kanyang silid nang bigla namang dumating ang kanyang kuya.
Puro pasa ito at duguan ng muka at muka pa itong balisa. Sinara muna nito ang pinto ng bahay bago nagderecho sa kusina at doon ay naghilamos. Nag-aalala namang nilapitan niya ito. Ano bang nangyari, kuya? Ang mga tauhan ni Mr. Lim ang may gawa nito. Tinakot nila ako na kung hindi ko sila mababayaran sa loob ng isang buwan, ipapakulong na nila ako. Bakas ang takot sa mukha na hinarap niya ito. Ayokong makulong, Shireen. Baka tudasin na nila ako sa loob. Hinawakan pa nito ang dalawang kamay niya at tila nakikiusap na tulungan siya. Hindi ko rin alam kung ano bang dapat gawin, kuya. Masyadong malaki ang 1,000,000. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking halaga? Gustuhin man niya itong sisihin at sumbatan na kasalanan nito ang lahat, pero pinigilan niya na lang ang sarili niya. Hindi ito ang oras para sisihin niya pa ito. Dadalhin na muna kita sa ospital, kuya. Kailangan magamot yung mga sugat mo. Hinila niya ito sa kamay pero pinigilan lang siya nito. Hindi na kailangan, bunso. Dagdag gastos pa kung pupunta ako sa ospital. Magkukulong na lang ako sa kwarto maghapon. Hindi ako pwedeng makita ni nanay na ganito ang itsura ko. Mariin siyang napalunok para pigilang mapaiyak sa harap nito. Magkahalong awa at inis ang nararamdaman niya para sa kuya niya. Sige, bibilhan na lang kita ng gamot na pampawala ng sakit ng katawan. Pumasok ka na sa kwarto mo. At bago pa sila makita ng kanilang ina, ay inalalayan niya na itong makapasok sa silid nito. Nang maihatid niya ito sa kwarto ay nagpaalam na rin siya dito na bibili ng gamot. Hindi pa naman malalim ang gabi kaya may bukas pang mga tindahan. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok at tulad ng inaasahan, siya ang laman ng chismis ngayon ng kanyang mga kasamahan. Ano bang nangyari kahapon, Shireen? Bakit nawalan ka ng malay? Nag-aalalang tanong ni Melay nang magpasolo sila. Hindi ko rin alam eh. Baka sobrang pagod. Pagsisinungaling niya dito habang isinusuot ang kanilang uniform. Minabadali niya ang kilos niya dahil baka mamaya ay sumulpot ang bakla nilang manager. Siguradong sesermona na naman siya nito. Pero in fairness ang swerte mo kahapon. Ano bang feeling na mabuhat ng isang Simon Montesilio, ha? Kinikilig na tanong nito na sinusundot-sundot pa siya sa tagiliran. Inirapan niya pa ito. Ang gaga mo. Paano ko malalaman? Wala nga akong malay. Pagtataray niya pa para pagtakpan ang pamumula ng kanyang muka. Para kasing gusto niya na ring magtigil ngayon. Imagine, nagawa siyang buhatin ng boss nila kahit na maraming tao ang nakakakita. Hay nako, alam mong inggit na inggit kami sa'yo. Parang gusto ko na lang tuloy mahimatay din para naman mabuhat niya na rin ako. Tila nangangarap na saad nito, pagkuway nagtititili. Natatawa na lang siya sa inaasta nito, maging siya kasi ay kinikilig din. Of course, dati niyang crush ang boss nila. Nawala lang naman iyon ang lokohin ng Kuya Jake nito ang kaibigan niyang si Julie. Pero ngayon, mukhang babalik na naman ang lihim niyang pagtingin dito. Shireen, pinapatawag ka na ni Boss Simon. Mabilis na napalis ang ngiti niya nang biglang sumulpot si Roy. Bakit daw? Nababaliw na yata siya. Kanina lang ay kinikilig siya. Ngayon naman ay bigla na lang siyang kinabahan. Nag-aalala siyang baka tanggalin na siya nito sa trabaho. Pero wag naman sana. Tanging kibit-balikat lang ang isinagot nito bago sila talikuran. Nagpaalam na rin siya kay Melay bago tinahak ang elevator. Nasa top floor kasi ang office ng boss nila. Come in. Nang marinig ang baritono nitong boses ay huminga muna siya ng malalim bago itinulak pabukas ang glass door ng opisina nito. Pinapatawag niyo daw po ako? Kahit nanginginig pa ang tuhod ay nagawa niya pa ring pakalmahin ang tono. Lalo kasing nakadagdag ng panghihina niya ang mabango nitong amoy na kumalat yata sa 4 na sulok nitong opisina. Yes, have a seat. Kaagad siyang tumalima at umupo sa visitor's chair na nakaharap lang sa table nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Solas. I know you need money, so I have a deal for you, and it will benefit the both of us. Walang prenong wika nito sabay lahat sa kanya ng white folder. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi niya naitago ang pagtataka sa mukha nang mabasa ang nakasulat doon.
I'm hiring you to be my fake girlfriend. At ako nang bahala sa utang ng kuya mo at sa nakasanlanin yung bahay. Halos manlaki ang mga mata niya sa tinura ng boss. Ano po? Fake girlfriend? Tila ay gusto niyang sampalin ang sarili para makatiya kung hindi ba siya nananaginip. Ang gwapong lalaki na ito sa harapan niya, kinukuha siya bilang fake girlfriend. How come? Sa pagkakaalam niya ay maraming babae ang nagkakandarapa dito. Naubusan na ba ito ng babae? Hindi pa ako nauubusan ng babae. Mariingwi ka nito na tila nabasa ang iniisip niya. Wala naman po akong sinasabing ganun, sir. Halata naman po na hindi ka nauubusan ng babae. Taas kilay na tugon niya rito. Nagtataka lang po talaga ako kasi bakit kailangan mo pang magwaldas ng malaking pera para dito? Good question, Miss Solas. Pumitik pa ito sa hangin na parang natuwa sa tanong niya. Tumayo ito at naglakad papunta sa harapan niya. Alam kong hindi ka katulad ng ibang babae na magkakagusto sa akin. Kaya ikaw ang napili kong magpanggap bilang nobya ko. Because you know, kung ibang babae, baka mag-assume sila na mauuwi sa totohanan ng gagawin namin. Well, in fact, hindi yun mangyayari. Nakangangang napatangu-tangu siya sa sinabi nito. So ano, deal? Sir, pwede bang pag-isipan ko na muna? Siyempre, kailangan niya munang magpakipot. Nakakahiya naman kung papayag agad siya pero sana lang ay pilitin pa siya nito uli. Dahil kung magkataon, hindi niya na po problemahin pa kung saan siya kukuha ng pera na pantubos sa bahay nila at hindi na rin makukulong pa ang kanyang kuya. Ano? Pag-iisipan mo pa? Hindi makapaniwalang tanong nito. Pinigilan niya ang sariling matawa dahil sa nanlalaki nitong mga mata. Oo, sana sir eh, pero wag na lang. Kailangan ko pa talaga ng pera, sir. And thank you po. Pangako na gagalingan kong umarte para magpanggap na nobya nyo. Pakiramdam niya ay nakaapak siya sa cloud 9 nang marinig ang pagtawa nito. So, deal. Saad nito sabay lahad ng kamay. Nahihiyaman ay tinanggap niya pa rin ang pakikipagkamay nito. Deal, sir. Kailambot ng kamay nito. Parang ayaw niya tuloy iyong bitawan. Nagtatakang tiningnan niya ito nang tumikim ito. Sinenyasa naman ito ang kamay na hindi niya pa rin binibitiwan. Sorry sir. Kaagad na binitiwan niya iyon at nahihiyang napakamot na lang sa sentido. Ang lambot po kasi. Pangangatwira na lang niya. Natatawa namang pinagmasdan na lang siya ni Simon, ang babaeng nasa harapan niya na tila nahihiya sa kanya. From now on, girlfriend na kita. Here, read this. Ito ang mga rules and regulations ko. Isa pang folder ang iniabot niya sa dalaga na kaagad naman itong binasa. Ayoko nang matanong, nang makulit. Magiging sweet lang tayo sa isa't isa kapag kaharap natin ang parents ko. Saad niya kahit na binabasa naman na nito ang nakasulat sa loob ng folder. Marunong po akong magbasa, sir. Sarkastikong saad naman nito dahilan para matigalgal siya. Talaga palang binaras siya ng employee niya? Hehe, charot lang sir. Kayo naman hindi naman po kayo mabiro. Bawi nito sa sinabi ng titigan niya ito ng masama. Pagkatapos mo yung basahin, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan naman po sir? May trabaho pa po ako. I forgot. Hindi ka na pala magtatrabaho as HK dito sa hotel. Ano po? Gulat na tanong nito, muntikan pang mabitawan ng hawak na folder. Ikaw nang magiging secretary ko. At kaya tayo na in love sa isa't isa dahil palagi tayong magkasama. Nakuha mo? Mariin niya itong tinitigan. Yun ang sasabihin mo kay Daddy once na magtanong sila. Okay po. Marahan pa itong tumango. Pero may hiling lang po sana ako. Ano yun? Kung maaari sana, wag nang makarating pa sa mga kaibigan ko yung pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Saglit itong natigilan sa sinabi niya. Mariin muna siya nitong pinagmasdan, tila ay binabasa ang nilalaman ng isipan niya.
pagkuway, marahan din tumango. Sige, hindi rin naman nila pwedeng malaman ang kasunduan natin at walang pwedeng makaalam na nagpapanggap lang tayo. Nagliwanag ang aura niya sa sinabi nito. Mabuti naman at hindi niya na kailangan pang problemahin ang mga kaibigan niya. Marami pong salamat. Sa sobrang tuwa ay niyakap niya pa ito. Napasinghap naman ito sa ginawa niya. Kaya nang ma-realize ang ginawa ay kaagad din siyang dumistansya dito. Sorry sir, natuwa lang po ako. Marahan lang itong tumango. Gustuhin pa man ni Chairi na magtanong kung bakit kailangan ito ng magpapanggap na nobya ay pinigilan niya na lang ang sarili niya. Baka makulitan pa ito sa kanya at bawiin ang naging kasunduan nila. Pagkatapos nga nilang magkasundo ay magkahawak ang kamay nilang lumabas ng hotel na yon. Naiilang pa nga siya dahil pinagtitinginan sila ng mga bawat taong madaraanan nila. Pero tila wala lang iyon sa kasama niya. Diretso lang ang tingin nito sa nilalakaran at animoy hari kung maglakad. Talagang lahat ng babae ay mapapalingon na lang sa kanila. Hindi pala, sa kasama niya lang pala. Saan po pala tayo pupunta? Hindi niya na napigilan ang sarili na huwag magtanong. Diba sabi ko ayoko nang matanong? Mariing tanong nito na tiningnan pa siya ng masama. Napanguso naman siya. Sungit. Mahinang bulong niya na lang. Huwag kang mag-alala. Paayusan lang kita. Hindi kasi maniniwala si na mami kung ganyan ang itsura mo. Anito na hinagot pa ng tingin ang kabuuan niya. Sasagot naman pala, magsusungit pa. Lihim na lang siyang napairap. Pero nang maalala niya ang sinabi nito ay nagtataka niya uli itong binalingan ng tingin. Teka sir, anong aayusan ang sinasabi niyo dyan? Hindi na siya nito pinansin pa at nag-focus na lang sa pagmamaneho. Nasagot din naman agad ang tanong niya nang pumasok sa parking lot ng mall ang kotse nito. Kung kanina sa hotel ay suite silang lumabas, iba ngayon. Dahil halos madapa na siya, maabutan lang niya ito sa paglalakad. Hi sir, good afternoon. Bungad na bati ng isang maputing bakla sa binata nang huminto sila sa tapat ng hair and beauty salon. Good afternoon. This is my girlfriend at gusto kong gawin niyo ang lahat para gumanda lang siya. Napaamang siya sa lalaki. Maging ang mga baklang sumalubong sa kanila ay tila nagulat din sa sinabi nito. Talaga bang para itong hari? Walang preno kung magsalita. Dere-derecho. Pero bakit parang pinapalabas nito na pangit siya? Mukhang hindi naman na kami mahihirapan, sir. Singit din ang isang maliit na bakla na kanyang ikinangiti. Hinagot pa siya ng tingin pagkuway nginitian din siya. I hope so. Tugon ang binata at siya naman ang hinarap. May pupuntahan lang ako. Babalikan na lang kita dito. Sige. Tugon niya dito kahit na naiinis siya sa kayabangan nito. Totoo nga ang balita sa kanya ng mga kaibigan niya. Mayayabang talaga ang mga Montesilio. Okay, let's start na, Miss Ganda. Hindi na siya umangal pa nang higitin na siya papasok ng isang bakla. Well, at least makakalayo muna siya sa mayabang at feeling gwapo na lalaking yun. Naging madali lang ang ginawa ng mga bakla kay Shireen. Sila na rin kasi ang nagsabi na maganda naman siya. Maging ang kanyang buhok ay alaga niya rin kahit na lubog na siya sa problema. Maputi rin naman kasi siya kaya hindi na mahirap ang pagandahin pa siya. Medyo binawasan lang nila ng kaunti ang buhok niya at kinulot ang dulo. Yan! Perfect! Oh, ang ganda! Pwede nang pang model! Masiglang wika ng dalawa nang nag-ayos sa kanya. Napapalakpak pa ang mga ito habang hinahagod siya ng tingin. Salamat sa inyo ha. Aniya sa nahihiyang tono, hindi kasi talaga siya sanay na pinupuri siya. Let's go na sa labas, siguradong naghihintay na sa'yo ang gwapo mong boy, Let. Maarting wika ni Gina, ang isa sa mga baklang nag-ayos sa kanya. Hindi na rin siya umangal ng alalayan na siya nito, palabas. At hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang kinabahan, lalo na nang makita ang figura ni Simon. Nakatalikod pa ito sa kanya pero yung tuhod niya malapit nang bumigay sa sobrang panginginig. Sir Simon, we're done! Napaganda na po namin ang maganda mong girlfriend. Proud na saad ni Gina, dahilan para lumingon ito sa gawi nila.
Lihim pa siyang napasinghap ng magtama ang paningin nila. Napalunok na lang tuloy nang pasadahan siya nito ng tingin. Not bad. Tanging nasabi nito pagkuway binalingan ng mga bakla at binayaran. Samantalang siya ay kanina na pinipigilan ng sarili na batukan ng lalaki. Napakahambog talaga. E na-expect pa naman niya na matutulala ito sa kanya. Pero hindi yun nangyari. Pero sa bagay, womanizer nga pala ang isang ito. E di expected na sanay itong makakita ng magagandang babae. You, follow me. Lihim na lang siyang napairap ng balingan siya nito. Nagpaalam muna siya sa mga mababait na nag-ayos sa kanya bago sumunod sa nobyo niya kuno. This time ay tahimik na lang siyang nakasunod dito. Baka kasi yabangan na naman siya at hindi na nga niya ito matansya pa. Baka masapak niya na ito ng tuluyan. Muli silang tumigil sa harap ng tindahan ng mga damit. Tulad kanina ay binati din sila ng sumalubong sa kanilang mga sales lady. Try this one. Ito ang isusuot mo later pagpunta natin sa mansyon, okay? Maotoridad na utos nito sabay abot sa kanya ng pulang bestida. Mahilig naman siya sa mga dress kaya natutuwang kinuha niya iyon at kaagad na isinukat sa fitting room. Bumagay sa maputi niyang balat ang red dress na umabot lang hanggang sa tuhod niya. Labas nga lang ang likod dahil sa backless iyon pero okay naman na. Nagmukha naman siyang sosyal. Okay na ba? Nahihiya pang tanong niya nang lumabas mula sa fitting room. Mariin niyang naikuyom ang kamay ng titigan siya nito. Dinaig pa ni Simon ang nakakita ng diyosa. Wala siyang masabi, talagang maganda ang babaeng ito. Marami na siyang nakitang maganda pero kakaiba ang dating ng babaeng yun. Ito yung magandang hindi dapat binabaliwala. Ang ganda mo. Wala sa sariling wika niya dahilan para mamula ito at magbaba ng muka. Nilapitan niya naman ito at hinawakan sa baba para itong hayang muka. Hindi mo kailangang mahiya. Be proud. At hindi niya na alam kung bakit tila may nag-uudyok sa kanya na halikan ito. Nang mapatingin siya sa mapupungay nitong mga mata. Ang totoo niyan, kahit hindi niya na ito dalhin sa beauty salon ay maganda naman na talaga ito. Makapal ang pares ng mga kilay nito, makinis ang muka, matangos ang ilong at mapula ang labi. Mga labing tila hindi pa nakakatikim ng halik. Kaya naman hindi niya napigilan pa ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang muka sa muka nito. Mahigpit naman ang naging pagkakakapit ni Chirene sa laylayan ng dress niyang suot nang mapagtanto ang balak na gawin ng binata. Naipikit na lang niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang init ng hininga nito sa ilong niya. At kaunti na lang talaga ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Pero mukhang pinagtitripan lang siya ng tadhana dahil bigla na lang sumulpot ang isang sales lady. Sir, ito na po yung pinapahanap nyo. Nang marinig ang boses ng sales lady ay malakas niyang naitulak sa dibdib ang binata at kaagad na dumistansya ito. Frustrated naman na naisuklay na lang ni Simon ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Bago hinarap ang walang hiyang estorbo. Dahil sa hiya ay bumalik na lang sa loob ng fitting room si Chirene. Kagat labing pinagmasdan niya ang sarili sa harapan ng salamin. Nakakahiya ka, Chirene. Talagang papayag ka na mahalika na lang ng ganun kadali. Naiinis na sinampal-sampal niya ang magkabilang pisngi. Ilang minuto din na nasa ganun siyang posisyon bago maisipang hubarin na ang dress. At baka naiinip na ang kanyang boss. Matapos mabili ang mga kailangan niyang isuot mamaya, nagpasya na silang umuwi. Sa biyahe nga ay pareho lang silang tahimik. Yung tungkol kanina. Nilingon niya ang binata nang basagin nito ang katahimikan. Hindi mo kailangang mailang. Kasama sa pinirmahan mong kontrata na pwede kitang halikan. Seryoso nitong wika. Alam ko. Marahan pa siyang tumango para siguraduhin na wala lang sa kanyang nangyari kanina. Pero ang totoo ay gusto niya na lang magpalamon sa lupa. Good. Susunduin kita mamayang 6 PM. Alam mo na ang gagawin mo. Saglit siya nitong sinulyapan at muling binalik sa kalsada ang tingin. Huwag kang magalala, sir. Hindi kita ipapahiya. Paninigurado niya.
Ayon sa dalawa niyang kaibigan ay mabait naman daw ang mag-asawang Montesilio. Pero hindi iyon dahilan para hindi siya kabahan. At ito nga ang unang beses na gagawa siya ng malaking kasinungalingan. Kaya sana lang talaga magtagumpay siya. Pagkarating sa bahay ay kinausap niya agad ang kanyang kuya at sinabi ang magandang balita. Totoo ba yan, Shireen? Makakapagbayad na tayo? Masiglang tanong nito na bahagya pang lumakas ang boses kaya naman kaagad din niya itong sinaway. Oo, kuya. Pero wag kas muna sanang maingay. Hindi to pwedeng malaman ni nanay. Bigla naman ang pagtataka sa mukha nito. Bakit naman hindi pwedeng malaman ni nanay? May ginawa ka bang hindi maganda, Chay? Nanunuring tiningnan siya nito. Saglit naman siyang natigilan. Alam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling sa kuya niya. Kasi kuya, may sasabihin ako sa'yo pero sana sa atin lang to. Nakikiusap na tiningnan niya ito. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Pero kung sama-sama galing yung ipambabayad mo, wag na lang. Mas gugustuhin kong makulong na lang ako kaysa gumawa ka ng masama ng dahil sa akin. Mariin niyang nakagat ang kanyang lower lip. Kahit naman kasi magsusugal ang kuya niya, mabait naman at maalaga ito sa kanila. Hindi rin ito nagkukulang sa pagbibigay ng pangangailangan nila kaya hindi niya maaatim na makulong na lang ito. Huminga na muna siya ng malalim bago sinimulang sabihin dito ang kasunduan nila ni Simon. Noong una ay hindi pa ito pumayag sa gagawin niya pero nang pakiusapan niya ito ay nakakaunawang tumango na lang ito. Basta, siguraduhin lang ng Simon na yon na wala siyang ibang gagawin sa'yo. Kahit mayaman yun, hindi ko siya atrasan. Saad nito matapos niyang magkwento. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Salamat kuya. Kaagad na nilapitan niya ito at niyakap. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila ay dumiretso na siya sa kanyang silid para magpahinga at ikalma ang sarili. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nag-intindi na siya. Gusto niyang aalis na lang siya kapag dumating na ang sundo niya. Wow! Ang ganda mo naman ate! Ang swerte naman talaga ng boyfriend mo! Maganda na, mabait pa! Humahang ang papuri sa kanya ni Chacha, ang bunso nilang kapatid. Siyempre, kanino pa ba naman natin mamamana ang ating kagandahan? Tanong niya pagkuway sinulya pa ng kanyang ina. Bago pa man makaimik ang nanay niya ay nakarinig na sila ng paghinto ng sasakyan sa tapat ng bahay nila. Kuya, ang gwapo mo naman! Sobrang bagay kayo ni ate! Napailing na lang siya nang marinig ang makulit na boses na yon ni Chacha. Ate, nandito na po ang boyfriend mo! Mula nga sa pintuan ay pumasok ang pinakagwapong lalaki na nakilala niya. Hindi niya halos maialis ang tingin dito. Magandang gabi po, tita. Gusto niya sana itong irapan. Hindi man lang kasi siya pinansin ito o pinuri man lang. Sa halip ay ang kanyang ina ang nilapitan at magalang na nagmano ito dito. Napanganga pa nga siya sa ginawa nito. Sino mag-aakala na maginoo din pala ang isang ito? Magandang gabi rin, iho. Ikaw pala ang nobyo ng aking anak. Takang tanong ng kanyang nanay na hindi maalis-alis ang pagkakangiti. Mukhang naging plus point ang ginawa nitong pagmano. Opo, tita. Ipagpapaalam ko rin po sana siya. May family dinner lang po kami. Tugon nito na saglit siyang silulyapan. Muntikan pa siyang matumba sa kinatatayuan ng ngitian siya nito. Ngiti pa lang ay nakakapanlambot na ng buto. Ah, ganun ba? Ah, mukha namang seryoso ka sa anak ko. Eh, basta pakaingatan lang siya ha. Salamat po tita, makakaasa po kayo na buo rin siyang makakauwi mamaya. Dapat lang, prinsesa namin yan. Mula sa kusina ay biglang sumulpot ang kanyang kuya. Kinakabahan pa siya sa klase ng titig nito kay Simon. Pero mukhang palaban talaga ang binata at hindi man lang natinag sa sinabi ng kuya niya. She's also my princess. Ano daw? Hindi niya tuloy na itago ang kilig na nararamdaman. At bago pa siya tuluyang magtitili ay inaya na niya ito. Tayo na Simon, baka hinihintay na tayo ng pamilya mo. Sige po, mauna na po kami.
saad nito at inalalayan na siyang makasakay sa kotse nito. Nagtagal pa ng kaunti si Simon sa labas dahil kinausap pa ito ng kuya niya at kung ano-ano pa ang pinag-usapan ng mga itong hindi naman niya alam. So, you are the lucky girl, ha? Huh? Hindi niya maiwasang hindi mailang nang pasadahan siya ng tingin ng ina ni Simon. Kasalukuyan na silang nasa dining area ng mga ito. Halos maglaway pa nga siya sa nang makita ang maraming putahe na nakahain sa mahabang lamesa. Alam mo bang ikaw lang ang babaeng dinala dito ng aming anak? Dumako naman ang tingin niya sa ama nito. Nakangiti ito at mukhang mabait nga. Ah, masaya po akong marinig yun. Tanging nasabi niya. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang dapat na isagot sa mga sinasabi ng mga ito. So, paano pala kayo nagkakilala ni Simon? Bigla siyang natigilan sa tanong ni Mrs. Montesilio. Napagpraktisan niya ng kanina ang mga dapat isagot sa mga magiging tanong ng mga ito. Pero bakit ngayon ay tila nalunok niya ang sarili niyang dila? She's my secretary, mommy. Di ba po naikwento ko na sa inyo? Kaya kami na-develop sa isa't isa dahil palagi kaming magkasama. Si Simon na ang sumagot. Nararamdaman siguro na kinakabahan siya, kaya mariinap pa nitong pinisilang kanyang kamay. Ayun no? Such a sweet love story. Ani Solomon na hindi niya alam kung nang aasar ba. Pakiramdam niya ay may alam ang mga kapatid nito sa deal nila. Kakaiba kasi kung makatingin sa kanya. Hindi na lang ito pinansin ng binata at sa halip ay siya ang binalingan ng tingin. Relax babe, sabi ko naman sa'yo magugustuhan ka ni na mommy. Sweet na wika ni Simon na marahan na nakahawak sa kamay niya. Kung titingnan sila ngayon ay hindi talaga aakalain na nagpapanggap lang sila. Sweet and caring kasi sa kanya si Simon ngayong kaharapang pamilya nito. Ang wala lang dito ay ang dalawa nitong kuya na kapwa may pamilya na. Of course, kapag alam kong mahal ng isang babae ang anak ko, hindi kami humahad lang. Ang gusto lang namin ay mahalin sila. Hindi lang dahil sa mayaman sila. Anang kanyang ina. At hindi lang din dahil sa gwapo kami. Singit naman ni Samuel sabay kindat sa kanya. Tiningnan naman ito ng masama ni Simon. Back off, bro. Kung ayaw mong hindi na makakita. Hindi niya maiwasang matawa sa sinabi ng binata. Kung hindi lang talaga sila nagpapanggap ay baka isipin niyang totoong nagsiselos nga ito. Chilox! Tumatawang saad ni Samuel. Nakitawa at nakiasar na rin ang iba pa nitong mga kapatid. Naging masaya naman ang family dinner ng mga ito. Hindi niya nga rin naramdaman na mahirap lang siya at mga bilyonaryo ang mga kaharap niya. Napaka down to earth kasi ng mga ito. No wonder. Nagmana sila sa kanilang mga magulang. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam saglit sa kanya ang binata kaya naiwan siyang mag-isa sa veranda. Aham! Tikhim mula sa likuran niya ang nagpabalik sa kanya sa realidad mula sa pagmumuni-muni. Ah, tita, kayo po pala. Nakangiti pero kinakabahan na saad niya dito. Diba sabi ko naman sa'yo tawagin mo na lang akong mommy. Total naman, part ka na rin ng pamilya namin. Sincere na wika nito sa kanya, hindi naman niya maiwasang huwag mag-guilty. Ang bait kasi ng mga ito para lokohin lang nila. Hanggang ngayon talaga ay hindi niya pa rin alam ang dahilan kung bakit kailangan pa ni Simon ng babaeng magpapanggap na nobya niya. Sorry po ha, hindi lang po ako sanay. No need to say sorry. Pero kung gusto mong masanay ka na, kasi you know, I really like you for my son. Parang hinaplos ang puso niya sa sinabi nito. Bigla ay gusto niya itong parang yakapin at mag-sorry na lang. Hindi talaga siya sanay na nagsisinungaling. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Ngayon ay sumeryoso na ang mukha nito. Mariin pa siya nitong tiningnan. Alam ko naman na binayaran ka lang ni Simon para magpanggap na nobya niya. So tell me, magkano'ng binayad niya sa'yo? Magkakasunod siyang napalunok ng sariling laway. Ano po? Come on, iha. Just tell me. Hindi naman ako magagalit. Gusto ko lang talagang malaman. Dahil handa akong triplehin ang binayad niya sa'yo.
Just please, make him fall for you. Dinaig niya pa ang nabingi sa sinabi nito. Napaamang tuloy siya sa harapan nito. Seryoso ba ito sa sinasabi? I really like you for my son. Nararamdaman ko na mabuti kang babae. At ang mga katulad mo ang gusto ko para sa mga anak ko. Bonus na lang na kaibigan ka ni na Luna. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay bago siya nakikiusap na tingnan. Kayo na po ang nagsabi, mabuti po akong babae. Kaya po, hindi po kaya ng konsensya ko na pagkakitaan siya. Mababakas ang lungkot sa mukha nito nang marinig ang sinabi niya. Pasensya na po ha. Ang totoo po niyan, gusto ko po ang anak niyo. Pero hindi naman po ako umaasang matutugunan niya ang damdamin ko. Pero wag po kayong mag-alala. I'll try my best para magustuhan niya rin ako. Hindi niyo po ako kailangang bayaran. Kaagad ding nagliwanag ang mukha nito. Napasingha pa nga siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. Thank you, Iha. Don't worry, I have a plan para makapag-solo kayong dalawa. Nagtataka namang kumalas siya dito. Pero tanging piliang ngiti lang ang isinagot nito. Napapailing na lang siya. May pinagmanahan nga ang kapilyuhan ng magkakapatid na Montesilio. Ate, may mga bisita ka po. Nagising si Shireen sa sunod-sunod na katok mula sa kanyang pintuan. Kaya naman kahit inaantok pa siya ay nagpa siya na siyang bumangon. Linggo ngayon, kaya wala siyang trabaho. Saglit lang. Inayos muna niya ang sarili sa harapan ng salamin bago tinungo ang pintuan. Ngunit hindi ang kapatid niya ang kanyang nabugaran doon, kundi ang tatlo niyang mga kaibigan. Oh, anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong niya sa mga ito. Katakot-takot naman na irap ang tinugon ng mga ito sa kanya. May atraso ka sa amin, babae. Ani Asus na diretsyong pumasok sa silid niya. Kasunod nito si Namiyami at Via. Kuyongo, pasalamat ka at hindi namin kasama sina Ate Luna. Si Via naman, nasa mukha ng mga ito ang pagtatampo. Sinara niya muna ang pinto bago hinarap ang mga ito. So, totoo nga, jowa mo na si Simon? Talaga bang nakatadhana tayong lahat para sa mga magkakapatid na yon? Tanong ni Mia. Hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin, ni hindi niya alam kung kinikilig ba ito. Kaagad naman na umangal ang dalawa. No way! Sila lang no, over my dead body. Nakairap na wika ni Jesus. Pero teka, kwentuhan mo naman kami, paano naging kayo? Si Via na pinakadakilang chismosa sa kanila. Ikinuwento niya naman sa mga ito ang istoryang inimbento nila ni Simon para magmukha talaga silang in love sa isa't isa. Oh, nakakakilig naman. Bruha ka, kaya pala hindi ka na nakakasama sa amin. May iba ka nang sinasamahan. Nakakatampo ha. Kung hindi pa talaga nabanggit ni Jay kay Julie, hindi namin malalaman. Si Mia na nasa tono ang matinding pagtatampo. Marahas naman siyang napabuga ng hangin. Nakalimutan niyang matampuhin nga palang squad niya. Pasensya na kayo ha, sasabihin ko rin naman sana sa inyo. Hindi pa nga lang sa ngayon. Alam ko kasing hindi naman kayo maniniwala. Sino ba naman kasing mag-aakala na papatulan ako ng isang Montesilio? Aray naman! Tiningnan niya ng masama si Via nang batukan siya nito. Huwag ka nga pa-humble dyan. Siyempre papatulan ka ni Simon, mabait ka kasi. Bonus na nga lang na maganda ka. Palatak nito sa kanya. Sa kanilang anim ay ito talaga ang palaging nagpapataas ng confidence nila. Hindi ito pumapayag na mamaliitin nila ang sarili nila. Ika nga nito, mahalin mo ang sarili mo para mahalin ka din ng ibang tao. Marami pa silang mga pinagkwentuhan. Maging tungkol sa kanilang pagsusulat ay tinatalakay nila. May secret group writing kasi sila at pawang sila lang ang nakakaalam ng totoo nilang katauhan. Hindi alam ng reader nila kung ano talagang totoo nilang pangalan. Codename lang kasi ang inilalagay nila sa mga novel na kanilang isinusulat. Ready yourself. Susunduin kita later. Bungad kaagad ni Simon nang sagutin niya ang tawag nito. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Gulat niyang tanong.
Kasalukuyan kasi siyang nagsusulat nang bigla na lang itong tumawag. Tapos, iyon agad ang bungad nito. Isasama daw tayo ni Mami sa probinsya ni na Lola. Hindi ko alam kung anong trip nun. 1 week din yun. Ano? Napatayo pa siya sa gulat. Siguradong ang bakasyong ito ang tinutukoy ng Mami nito sa kanya nang magkausap sila ng nagdaang gabi. Baka hindi pumayag si Nanay? Nakausap na daw siya ni Mami kanina. Pinuntahan sa trabaho nito. Napaamang siya sa sinabi nito. Talaga bang pinuntahan pa ng ina nito ang nanay niya sa palengke? Nagtitinda kasi ng isda ang kanyang ina. Kaya mag-prepare ka na. Hindi ko alam kung anong pinaplano ni Mami sa atin. Tayong dalawa lang ang isasama eh. But don't worry, hindi niya malalaman na nagpapanggap lang tayo. Pinalnasaad nito bago siya pinagbabaan ng cellphone. Nanghihina nang maibagsak niya sa kama ang cellphone. Merong part niya ang masaya dahil makakasama niya ang binata. Pero mas lamang ang lungkot dahil baka masaktan lang siya sa balak niyang gawin. Womanizer si Simon at alam niyang mahirap ang mga taong katulad nito. Pero bahala na. Basta gagawin niya ang lahat. Magustuhan lang din siya nito. Ready? Tanong ni Simon nang makasakay na siya sa kotse nito. Marahang tango lang ang sinagot niya dito bago ikinabit ang seatbelt. Nga pala, saan natin susundin si Tita Sandra? Nauna na siya sa atin. Tipid na sagot nito. Napaamang na lang siya sa narinig. Talagang ang gumagawa na ng paraan ang ina nito para mapagsolo silang dalawa. Buong biyahe ay tahimik lang sila at walang kibuan. Hindi naman kasi sila close, so ano pang dapat nilang pag-usapan. 3 oras din ang naging biyahe nila bago nakarating sa hasyenda ng lola nito. Halos malula pa siya ng libuti ng tingin ang buong lugar. Kailawak ng lugar at kaagad na dumampi sa balat niya ang sariwang hangin. Shireen! Iha! Buti naman at nakarating na kayo! Masiglang sumalubong sa kanila ang ina ng binata. Nagulat pa nga siya nang siya agad ang nilapitan nito at yakapin. Come with me at ipapakilala kita kay mama. Dagdag pa nito sabay hawak sa palapulsuhan niya. Hindi naman siya nakapagprotesta pa at sumunod na lang dito. Natigil lang sa pagsasalita ang ginang nang marinig nila si Simon. Sabay pa nila itong nilingon. Ako yung anak mo, ma'am. Wala man lang ba akong yakap dyan? Pinigilan niya ang sarili na mapatawa nang makita kung paano ito magmaktol para itong bata na inagawa ng Candy. Oh? Malaki ka na, kaya mo ng sarili mo. Nakapamewang na saad ng ina nito na tila inaasar pa ang anak. Pagkuway muli siyang binalingan nito. Let's go na, iha. Hayaan mo na yan, malaki na yan. Naiiling na lang na sumang-ayon siya dito. Lihim niya lang na nilingon ang binata at tuluyang sumilay ang ngiti sa labi niya nang makitang kakamot-kamot ito sa ulo at nakanguso pa talaga. Bigla tuloy ay na-tempt siyang halikan ito. Kaagad namang nakapalagayan ng loob ni Chirin ang lola ni Simon. Mukha lang itong terror pero mabait naman pala, mainit din ang naging pagsalubong nito sa kanya. Iho, wala ka bang balak na ipasyal ang nobya mo dyan sa falls? Tanong ng lola ng binata habang kasalukuyan silang nanananghalian. Bigla namang nagningning ang mga mata niya sa kanyang narinig. Talagang mahilig siya sa mga falls. Yun nga lang, ay never pa siyang nakakita nun sa personal. Tanging sa picture lang o kaya ay sa TV naman. Talaga po? May mga falls po dito? Excited na tanong niya. Oo, iha. Maganda dun. Siguradong magugustuhan mo. Singit naman ng ginang. May gagawin po ako, Lola. Hindi ko pa po natatapos yung mga papeles na kailangan kong pirmahan. Pero kaagad ding napawi ang pagkakangiti niya nang marinig ang pagtanggi ng binata. Kahapon lang sila nakarating dito at kahapon pa rin siya naaasar sa binatang ito. May pasabi-sabi pang hindi sila mahahalata pero hindi naman magawang maging sweet sa kanya. Bakit kasi dinala mo pa dito yung trabaho mo? Kaya ko nga kayo inimbitahan dito ni Chaya para may time kayo sa isa't isa. Paninermon dito ng ginang, kaya naman pilit na ngumiti lang siya. O okay lang po, may ibang araw pa naman po siguro. Pagsisinungaling niya, para lang huwag nang magkaroon pa ng pagtatalo.
Don't worry, iha. Pasasamahan na lang kita kay Fidel. Nakangiting wika sa kanya ng matanda. Talaga po? Ay, salamat po, Lola. Puno ng pasasalamat na tiningnan niya ito. And who's that Fidel, Lola? Mapagkakatiwalaan ba yan? Salubong ang kilay na tanong muli ni Simon. Siya ang katiwala ko dito sa hasyenda. Don't worry, safe si Shireen sa kanya. Alam niya na rin naman ang pasikot-sikot dito. At pwede na rin niyang turuan ng nobya mo na sumakay sa kabayo dahil busy ka naman. Sarkastikong tugon ng matanda. Kita niya naman kung paanong nagdilimang ora ng binata. Pero nananatili lang itong tahimik kaya naman hindi niya na lang ito pinansin. Salamat po, Lola. The best ka talaga. Masayang wika niya kahit na alam niyang may tigre sa tabi niya at nararamdaman niyang pinupukol na siya nito ng masasamang tingin. Madali ang bawat pagkilos ni Shireen. Mamaya lang kasi ay darating na ang sinasabi ng matanda na makakasama niya sa falls. Sobrang excited lang talaga niya. Ni hindi na nga siya nakatulog simula kaninang tanghali. Pagkatapos makapag-ayos ng sarili ay pumunta na siya na sa malawak na garden at doon na naghintay. Hello miss, pasensya na at natagalan ako. Dahan-dahan siyang napalingon nang marinig ang baritonong boses na yon. At tama nga siya ng hula. Gwapo nga ang lalaking ito. Ayos lang? Ako nga pala si Chai. Nakangiting inilahad niya ang kamay nito dito. Ako naman si Fidel at your service. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Akma na nitong aabutin ang kamay niya nang biglang sumulpot si Simon na siyang humawak ng mariin sa kamay niya. And I am her boyfriend. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito para kasing binabakuran siya nito. Senyorito Simon, kayo po pala. Kakamot-kamot sa ulo at tila nahihiyang napayuko ang binata. Yes, ako nga. At pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ako nang bahala sa girlfriend ko. Walang kangiti-ngiti nitong utos. Pero sir, sa akin po siya hinabili ni Doña Rica. Kinakabahan na siya ng magtiimbagang ang binata kaya sumingit na siya sa usapan ng mga to. Okay na Fidel. Thank you ha. Okay po Ma'am Shireen, mauna na po ako sa inyo. Pagkaalis ng lalaki ay kaagad niyang binalingan ang tingin ng binata. Akala ko ba busy ka? Makakapaghintay naman yun. Bakit? Ayaw mo bang samahan kita, babe? Sarkastiko nitong tanong. Mariin naman siyang napapikit. Kung umakto ito ay parang totoong nagsiselos. Tayo lang naman ang tao dito. Hindi mo na ako kailangang tawagin sa ganyan. Naiilang na saad niya. Kinabahan pa siya ng magsalubong ang kilay nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Kaya pwede ka ring makipaglandian sa iba, ganun ba yun? Naningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Hindi ako nakikipaglandian, Simon. Bayad mo ako, kaya hindi ko sisiraan ang kasunduan natin. Naiinis na lang na tinalikuran niya ito. Nasaktan siya sa pambibintang nito sa kanya. Ganun nga siguro kababa ang tingin nito sa kanya. That's it. Bayad kita. So I can do whatever I want. Malisyosong tura nito bago siya hinila sa kamay at pinihit paharap dito. At bago pa siya makapag-react sa ginawa nito ay sakop na kaagad nito ang labi niya. Pakiramdam niya tuloy ay nanghina ang mga tuhod niya nang maramdaman ang malambot at matamis nitong labi na nakadikit sa labi niya. Kung hindi lang siguro siya nito hawak ay baka kanina pa siya natumba sa lupa. That is your punishment sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Nobya kita, kaya dapat ako lamang ang kakausapin mo. Saad nito matapos ang makapugtong halika nila. Nanghihina pa rin siya sa nangyari, kaya hindi na niya nagawang umangal pa sa sinabi nito. Tama naman ang hula niya. Totoong maganda ang falls dito. Pakiramdam niya ay nasa fairy tale siya. Dahil ang kapaligiran ay sobrang linis din. Naglalakihan ng mga puno na siyang nagbibigay lilim sa buong lugar. Ang Bermuda grass ay tila kay sarap higaan. Walang makikita kahit isang dumi. Talagang alaga sa linis yon. May mga ibon din at paru-paro na dumadapo sa mga halaman. At tanging tunog lang ng falls ang maririnig sa paligid. Ang ganda-ganda dito.
wala sa sariling nasambit bago pumikit upang damhin ang sariwang hangin. Napakaganda, saad ni Simon. At kung nakamulat lang siguro siya, ay baka nailang na siya sa kakaibang tingin nito sa kanya. Hindi nalaman ng binata kung ano bang nangyayari sa kanya. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng selos. Una noong kinindatan ng kapatid niya si Shireen. Pangalawa ay yung eksena kanina. Nginitian lang ng dalaga si Fidel ay tila gusto niyang magwala sa selos. May parte ng puso niya na gusto itong bakuran at ipagdamot sa lahat na hindi naman dapat. Alam niyang may katapusan din ang pagpapanggap nila. Kaagad niyang iniwas ang tingin ng lumingon ito sa gawi niya. Ang mga matatamis nitong ngiti ay talagang nakakahawa. Alam mo bang, ito ang unang beses kong makakita ng falls? And thank you kasi sinamahan mo ako dito. Napamaang siya sa sinabi nito. Hindi siya halos makapaliwala sa narinig. Gusto mo bang maligo? Lihim siyang napamura. At kailan pa siya nautal? Kakaiba talaga ang dating sa kanya ng babaeng ito. Nagagawa niya na ngayon ang mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Oh, pwede ba? Tila batang excited na tanong naman ni Shireen. Marahan siyang tumango. At ganoon na lang ang pagkagulat niya nang tumayo ito at maghubad ng damit at tanging bra lang ang naiwan nitong pangitaas. Mahina siyang napamura. Hey, what are you doing? Napatayo na rin siya para pigilan ito sa akmang paghuhubad ng short. Magkakasunod siyang napalunok nang nagtataka siya nitong tiningnan. Naghuhubad? Wala kasi akong dalang pamalit, so pwede na siguro kahit magtupis na lang ako? Mariin siyang napailing. Sa isiping sila lang dalawa dito at magtutupis lang ito, ay pinagpapawisan na kaagad siya ng malalapot. Of course, lalaki siya at hindi siya santo para hindi makaramdam ng kakaiba. Balak mo ba akong pahirapan, babae? Paosang boses na tanong niya dito, dahilan para matigilan ito sa ginagawa. Saglit din siya nitong pinakatitigan at nang sa wakas ay ma-realize nito ang nais niyang sabihin ay kaagad na muli nitong isinuot ang damit. Pasensya na, na-excite lang ako. Marahas naman siyang napabuga ng hangin, pagkuway na pa sa bunot na lang sa sarili niyang buhok. Ngayon naman ay para siyang kinokonsensya nito. Fine, sige na, magtupis ka na. Kaya ko namang magpigil. Sumusukong wika niya at muli na namang nagliwanag ang mukha nito. Ang bait mo talaga, babe. Dahil sa tuwa ay niyakap pa siya nito bago nagmadaling maghubad at magtampisaw sa malamig na tubig. Ang apat na araw na pananatili nila sa hasyenda ay maituturing niyang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Hindi rin pumapalya si Simon sa pagpapakilig sa kanya. Pakiramdam nga niya ay hindi na sila nagpapanggap lang. Ni hindi nga siya magawang lapitan ni Fidel dahil palaging nakabantay sa kanya ang binata. Tubig. And speaking of Fidel, bigla na lang itong sumulpot at inabutan siya ng tubig. Kasalukuyan kasi siyang nakikipag-usap kay Blackie, ang alagang kabayo ni Simon. Katatapos niya lang ding sumakay dito at naturuan kasi kaagad siya ni Simon. Katanghali ang tapat kaya talagang tagaktak ang pawis niya. Uy, salamat! At dahil kanina pa din siya nauuhaw ay kaagad niyang tinanggap ang bottled water na hawak nito. Alam mo, nakakamangha ka. Imagine, apat na araw ka pa lang dito pero marunong ka na agad sumakay at magpaamo ng kabayo. Nako, basic lang yun. Tumatawang pagbibiro niya. Char lang, baka isipin mo mayabang ako. But seriously, magaling lang kasi yung tutor ko. Dagdag niya at kinilig na naman siya nang maalala ang unang beses na sumakay sila sa kabayo. Grabing takot ang naramdaman niya nung nagsimula ng tumakbo ang kabayo. Pero lahat din ng takot ay agad na nawala nang maramdaman niya ang yakap sa kanya ni Simon. Hindi rin niya makalimutan ang mga katagang sinabi nito noon. Hanggat nandito ako sa tabi mo, hindi ko hahayaan na masaktan at mapahamak ka, babe. Parang gusto niya tuloy magtititili sa kilig na nararamdaman. Uy, namumula siya oh. Naaalala mo si Senyorito, no? Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Ha? Hindi, no? Diyan ka na nga. Sinigurado niya munang nakatali ng maayos ang kabayo bago niya tinalikuran ang mapang-asar na bakla.
Oo, bakla nga si Fidel. Nahalata niya agad iyon, unang kita niya palang dito at hindi nga siya nagkamali nang magkausap sila. Umamin ito sa kanya. Alam na rin naman daw ni Doña Rica ang tungkol sa pagkatao nito kaya nga hindi agad nagdalawang isip ang matanda na ito ang pakiusapan na samahan siya sa falls. Tatanggi ka pa, huling-huli ka na, Day. Saad nitong nakasunod pala sa kanya at hindi niya inasahan ang gagawin nitong pangingiliti sa kanya. Ay! Ano ba, Fidelia? Tumigil ka nga. Natatawang pinalis niya ang kamay nito sa bewang niya. Kung titingnan sa malayo ay para silang magjowa na naglalambingan. At yun nga ang eksenang nadatnan ni Simon. Kaagad na nagdilim ang paningin ng binata sa kanyang nasaksihan. Shireen! Mahina ngunit mariing tawag nito na siyang dahilan para matigilan ang dalawa sa pagkukulitan. Dahil sa gulat ay mabilis na lumayo si Shireen kay Fidel. Simon? Bago pa man siya makalapit dito ay naunahan na siya nito. Kaagad itong nilapitan ng lalaki at binirahan ng suntok sa mukha. Dahil sa lakas noon ay natumba pa sa damuhan ng lalaki. Aray naman, senyorito! Yan ang nararapat sa'yo. Di ba sinabi ko na sa'yong layuan mo ang girlfriend ko? Akma pa nitong lalapitan ng lalaki nang pigilan niya ito sa braso. Simon, please, tama na. Wala namang masamang ginagawa si Fidel. Nakikiusap na tiningnan niya ito. Sa halip na mapaamo ay mas lalo lamang bumangis ang aura nito. Hinarap siya nito kapag kuway marahas na pinalis ang kamay niya na nasa braso nito. Ha? At pinagtatanggol mo pa ang lalaking yan? E di magsama kayo. Galit nitong wika, pagkuway mabilis siyang tinalikuran at padabog na lumakad palayo. Naawa namang nilapitan ang kaibigan. Hindi maintindihan kung ano bang nangyayari sa binata. Pero isa lang ang alam niyang dapat na gawin. Nararamdaman niyang mahal na rin siya nito. Kaya pangit mang tingnan pero aaminin niya na ang tunay niyang nararamdaman para sa binata. Ayos lang ako, Shireen. Yung nobyo mo ang mukhang hindi okay. Kaya sige na, sundan mo na siya. Pagtataboy nito sa kanya habang hawak-hawak pa rin ang dugo ang labi. Napangiti naman siya sa sinabi nito at kaagad ding nagpaalam dito. Mukhang okay naman ito kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at sinundan niya ang binata. Magtatapat na siya ngayon. Bahala na si Batman. Sabi nga nila, it's now or never. Pakiramdam niya ay naglaho lahat ng naipon niyang lakas kanina nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Si Simon ay may kahalikang babae. Nakatalikod sa kanyang babae kaya hindi niya makilala kung sino ito. Makinis, matangkad at sure siya na maganda ito. Of course, hindi naman ito pumapatol sa pangit kaya nga nag-aksaya pa ito ng pera para lamang magpaganda siya. Honey, please, iwan mo na yung fake girlfriend mo. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Saad nito nang sa wakas ay tumigil sila sa ginagawa. Maging ang boses nito ay napaka-arte rin. Pero wala doon ang atensyon niya kundi sa sinabi nito. Anong ibig nitong sabihin? Anong pakakasalan? At paanong nalaman nito na nagpapanggap lang sila? Mga katanungang hindi niya mabigyan ng sagot. Akmang magsasalita si Simon nang mapatingin ito sa gawi niya. Shireen? Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig nang tawagin siya nito. Kasunod noon ay humarap din sa kanya ang babaeng kausap nito. So, siya pala yon? Nakataas ang kilay na tanong nito kapag kuway dahan-dahan siyang nilapitan. You! Maarte siya nitong pinasadahan ng tingin. Pwede ka nang umuwi sa inyo dahil tapos na ang kasunduan ninyo ni Simon. Matutuloy na ang kasal namin. Anong ibig mong sabihin? Hindi dapat siya masasaktan pero traidor ang puso niya. Hindi nakikisama. Para kasing iyong hiniwa ng malaman na ikakasal pala sa iba ang lalaking tangi niyang minamahal. Boba, pumayag na si Simon na matuloy ang kasal namin kaya tapos na ang kasunduan niyo. Shut up, Shira! Gumawi ang tingin niya sa binata. Tila pinapahiwatig ng mga mata nito na huwag siyang maniwala sa babae. But why? I'm just saying the truth. Tama ka. May mangyayaring kasalan. Pero hindi sa'yo, Shira. Humakbang ang binata papalapit sa kanya.
At kahit nanlalabo na ang mga mata niya dahil sa luha ay nagawa niya pa rin salubungin ng mga tingin ang binata. Si Shireen ang pakakasalan ko at hindi ikaw. So shut up. Lihim siyang napasinghap nang hapitin siya nito sa bewang. What? You've gotta be kidding me, Simon. Hindi yun mangyayari. I'll tell everything to Tita Sandra na nagpapanggap lang kayo. Saad nito na kulang na lang ay maglupagi sa sahig. At hindi niya naman alam kung anong ire-react ngayon. Hindi pa rin kasi maproseso ng utak niya ang mga sinabi ng binata. Paanong pakakasalan siya nito? Pati ba pag-aasawa, aalukin pa rin siya nitong magpanggap? Go ahead! Akala niya ay masisindak niya si Simon sa sinabing yun ng dalaga. Ngunit ganun na lang ang pagtataka niya nang hindi man lang niya ito kababakasan ng takot. Simon? Saglit siya nitong sinulyapan. Wala akong pakialam kung malaman ng lahat na nagpapanggap lang kaming magkasintahan. Dahil ang mahalaga ngayon ay totoong mahal ko na siya. May diin ang bawat salitang binibitiwan nito. Hindi naman siya halos makapaniwala sa narinig. Simon? Naiiyak ng banta ng dalaga, kaya kinurot niya na ang katabi dahil baka magwala pa ang babaeng ito. Umuwi ka na, Shira. Wala kang mapapala dito. Yun lang, at hinila na siya nito papalayo sa lugar na yon. Tumigil lang ito sa kahihila sa kanya nang makarating sila sa falls. Kaagad nitong binitiwan ang kamay niya at tinalikuran siya. Tuloy ay nilamon sila ng matinding katahimikan. Simon, siya na ang unang nagsalita sa kanilang dalawa. Yung kanina, totoo ba yun? Mariin niyang kinagat ang labi nang humarap ito sa kanya. Mataman siya nitong pinakatitigan. Bakit? Di ka ba naniniwala? Napalunok siya upang pakalmahin ang pusong kanina pa nagwawala. Sorry, pero paanong nangyari yun? I mean, bago pa lang tayong nagpapanggap. So what? Kailangan ba matagal muna tayong magkasama bago ko madevelop ang nararamdaman ko sa'yo? Hindi naman kaagad siyang nakaimik sa sinabi nito. May punto naman kasi talaga siya. Pero kasi... Bakit? Hindi ka pa ba nahulog sa akin? Sa lahat ng pagpapakilig ko sa'yo, hindi ka man lang ba na in love kahit konti? Tila batang nagtatampo na tanong nito. Hindi naman sa ganun. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang mabilis siya nitong halikan sa labi. Don't worry, madali man tayong na in love sa isa't isa, sisiguraduhin ko namang matagal tayong mai-in love sa isa't isa. Buong sinseridad na wika nito bago siya niyakap ng mahigpit. Paano mo naman nasabing in love din ako sa'yo? Pagbibiro niya, agad naman itong kumala sa pagkakayakap sa kanya at matiim siyang tinitigan. At kanino ka nai-in love? Kay Fidel? Mas gwapo pa ako dun. Nakangusong tura nito na ikinatawa naman niya. Kay Fidel talaga? Seryoso ka ba, Simon? Pagak siyang natawa. Sa totoong nagsiselos ka nga sa kanya, kaya pala todo bantay ka sa akin kapag nasa paligid ko siya. So what kung nagsiselos ako? Dapat lang naman dahil mahal kita. Hindi maiiwasan yun. Pangangatwiran nito. At ewan ba, ang cute lang nitong tingnan kapag nangangatwiran. Pwes, iwasan mo nang magselos sa kanya. Kasi lalaki din ang type nun. Dapat nga ako ang magselos kasi crush ka nun eh. Napaamang ito sa sinabi niya. Seryoso ko ah. Dagdag pa niya sabay pisil sa tungki ng ilong ng binata. Good, but can you tell me? Ano bang dapat kong gawin para ma-inlove ka rin sa akin? Bigla naman siyang kinilig nang marinig ang sinseridad sa boses nito. Wala kang dapat gawin dahil wala ka pang ginagawa, in love na talaga ako sa'yo. Paano kung may gawin ka pa? Eh di, pinakura na din kita. Talaga ba? Bahagya siyang natawa ng manlaki ang mga mata nito na tila ayaw pang maniwala sa sinabi niya. Yes po, mahal po kita, Mr. Montesilio. Wala na tong bawian ah. Paninigurado pa nito at marahan lang siyang tumango. Yes! Hindi makapaniwalang naitakip niya sa bibig ang dalawang kamay nang magtatalon ito sa tuwa.
Nagsisisigaw pa ito at dinaig pa ang nanalo sa loto. Well, tunay naman, higit pa nga sa loto ang naipanalo nito at naipanalo din niya dahil naipanalo nila ang puso ng isa't isa. Ay, Simon, ibaba mo nga ako! Gulat na napasingap siya nang bigla na lang siya nitong buhatin. I love you, Shireen. Ipinapangako kong hindi mo pagsisisihan na minahal mo ko. Hiyaw nito at kasabay nun ang paghuni ng mga ibon sa paligid. Tila ba nakikisali sa sayang nararamdaman nila? Nang mapagod ito ay binaba rin siya pero hindi rin siya pinakawalan dahil kaagad din siya nitong ikinulong sa malapad nitong dibdib bago siniil ng halik. Sino namang mag-aakala na boss niya lang noon, boyfriend na niya ngayon. At alam niyang marami pa silang pagsubok na pagdaraanan pero hindi yun hadlang para mawasak ang pagmamahal nila sa isa't isa dahil ipinapangako niya na magkasabay nilang haharapin ang problema ng magkahawak ang kamay. I love you, Shireen. Mas mahal kita, Simon. At muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Sa'yo, oh.